guys. 3 days ng aming vacation. Doon sumisikat yung araw na sa bandang doon. Tapos dito siya lulubog. Oh my gosh, it's so beautiful. Sorry. Diba? Ayan. So, malapit na ang Thanksgiving. Malapit na yung Thanksgiving. So, kaya kami nagbakasyon. Actually, guys, hindi ako nag-holiday to work ko. So, sa work, kapag sa hospital, ewan ko lang sa rehab kasi noon, hindi kami ganon. Hindi kami, holiday to work mo, kailangan po pumasok. Dito, sa hospital na pinapasukan ko, meron kaming holiday to work. So, this Thanksgiving, kailangan ko magpumasok sa work. Ang ginawa namin, nag-take off ako ng 5 days. Hindi ako nag-file ng PTO, which is good. Yun ang isang-isa sa mga gustong-gusto ko, no? Nakakapag-day off ako ng 5 days na hindi ko ginagamit yung PTO ko. Yun, no? Nag-day off ako ng 5 days para mag-vacation muna and then papasok ako sa Thanksgiving. So, this is isa to sa mga reason kung bakit hindi ako nag-change career. Natandaan nyo noon, di ba? Caregiver na ako, pero ang sabi ko nga nung parang tinatamad na rin ako noon na ituloy yung nursing ko. Kasi kung nagkumikita naman ako ng pera, sabi ko, okay na yun. Pero, sa caregiver na yun, 5 days ang pasok ko. Tapos, ang sweldo ko lang noon is, I think it's tanggal yung tax, $800 per paycheck. Yung sahod ko noon ng caregiver pa lang, $800 per paycheck. Pero noon hindi kami pala bakasyon. Magbabakasyon lang kami every year kasi una may pasok ako, 'di ba, 5 days, so hindi naman ako pwedeng mag-file ng hindi ko pwedeng anuhin yung PTO ko agad-agad. So, nasana yun. Pero, yun nga naisip ko na mag-nursing kasi parang nakukulangan talaga ako sa sahod ko. And then, sabi ko, nag-nursing naman ako, bakit hindi ko ituloy, diba? Sayang naman yung napagpaaral ng tita ko sa akin na 4 years na pinag-aral niya ako na ginastosan niya ako. So, ayokong maano yun, masayang. So, kaya hindi pa ako maalis ng nursing dahil sa, yung una sa sahod, yes, medyo malaki siya compare sa dati kong work, na caregiver, you know, ganyan. Tapos, pangalawa, yung mga bakasyon-bakasyon na pag gusto namin magbakasyon, kahit hindi i-file yung PTO ko, nakakapagbakasyon ako. Kasi nga, 8 days. Biruin mo kung i-ano ko talaga, 8 days yung bakasyon na days off na magagamit ko. Pero na hindi ko ginagamit yung PTO ko, kompleto pa siya. Minsan, naisip mo din sa hirap ng trabaho na or sa stressful, sobrang stress na parang gusto mo na lang din maglipat ng career. Kaso, ito lang yung career na alam ko. Tapos, mag-aaral ka pa ulit, kung ano. Pero alam ko naman may different side of nursing. May clinic, you know. Meron siyang clinic, may OR. Yung ibang co-worker ko lumipat na sa OR. Pero I don't think, kasi umaga din yun eh. Talagang gusto ko pang gabi. Kasi, hindi ko kayang gumising ng maaga. Yung 6 o'clock, 7 o'clock, ganyan. Marami na nagsasabi sa akin na panggabi na lumipat ng pang umaga. Sabi nga nila, kahit 12 midnight sila matulog at gigising lang sila ng 5:30, may 5 hours silang tulog. Pero pag gising nila, hindi sila pagod. Katulad pag night shift. Night shift kasi pag uwi mo, matutulog ka. Kahit itulog mo pa yan ng buong araw, pag gising mo, pagod ka pa rin. Sinasabi ng mga co-workers ko, pagod sila, natulog sila. O meron namang iba na 3 hours ang natulog. Ganon kasi nga, ano yung cycle ng katawan mo. Tapos meron din isang respiratory therapist na laging panggabi.
nakikita ko siya. Sabi ko, oh, you're not working night shift anymore. Sabi ko, I don't see you. Sabi niya, oh, because I moved to morning shift. Sabi ko, why? Sabi niya ganun, 18 years na daw siyang nag-work as a night shift. Sabi niya, and pagod na daw siya. Sabi niya, and usually pag uwi niya, hindi na siya nakakatulog. Parang naihiga lang siya sa kama. Tapos after an hour, hindi na siya hindi talaga siya nakakatulog. 1 hour lang daw siya natutulog, 2 hours. Ganun, kaya lumipat siya ng morning shift. O baka mamaya ako din pag after years ng pag-work ng night shift, katulad mo na rin ako, hindi na ako makatulog sa gabi. Ay, sa umaga. Mamaya, we're gonna walk over there and enjoy the beach. And siguro mag-fish si Phil mamaya dun sa may pier. Yan. Tapos, ayaw ko pa kung anong plans. Parang ayoko nang bumalik ng work. Pero, diba, yun ang motivation mo to work. Motivation to work, to pick extra vacation. Diba, yung mga bills. Yung mga bills na binabayaran mo. Pero, yan. Sa akin, ito yung motivation ko. Yung pamamasyal. So, sabi ko sa kanya, we'll be back here. Gusto ko nga bumalik sa December. Iniisip namin kung sa iba kaming lugar pupunta, sa mga amusement park kasi yung mga lights. Pero ewan ko, parang gusto ko dito sa beach. Guys, thank you for watching. Please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Oh my god. Mabuhok na. Lulagas na naman siya. Nakalimutan akong dalhin yung vitamins ko. Okay. So, hope you enjoy today. Have a good day sa inyong lahat.